Kumusta Maylinians? Ako si Teacher Lulu. Ngayon ay ating tatalakayin ang heograpiya ng daigdig. Ang ating inaasahang pagkatuto para sa sesyong ito ay maunawaan ang pinagmulan ng daigdig. Bago natin simulan ang ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. Mayroon akong dalawang katanungan para sa iyo na kailangan mong sagutin. Ang unang tanong ay, ilan ang planetang matatagpuan sa solar system? Ang iyong oras ay magsisimula na. Ano sa tingin mo ang sagot? Mahusay, ang iyong sagot ay tama. Ang solar system ay binubuo ng 8 planeta. Ang susunod na tanong ay, kabilang ba ang daigdig sa mga planetang makikita natin sa solar system? Ang iyong oras ay magsisimula na. Ano sa tingin mo ang sagot? Napakagaling! Ang daigdig ay kabilang at isa sa mga planetang makikita natin sa solar system. Para sa sesyong ito, aking ibabahagi sa iyo ang pinagmulan ng daigdig at kanyang heograpiya. Sa simula ay ito ang daigdig. Mula sa kawalan at kadiliman ay nasilayan ang liwanag. Nabuo ang maraming bagay kasama ang tao. Tirahan natin ang daigdig. Katangi-tangi ito sapagkat ito lamang ang planetang nakasusuporta ng buhay dahil sa taglay nitong oxygen, katamtamang temperatura, mayamang katubigan at mainam na atmosfera. Sa pagdaan ng panahon, nagbago ang ibabaw ng mundo. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pagbabago kasabay ng pag-ikot nito. May mga likha ng likas na pangyayari. Katulad ng pagsabog ng mga bulkan, lindol, at malakas na pagbuhos ng ulan na nagpapaalala sa mga tao na tunay na walang permanente maliban sa pagbabago. Paano, kailan, at saan nagsimula ang daigdig? Dalawang teorya ang pinaniniwala ang pinagmula ng daigdig. Ang una ay ang teoryang makaagham at ang ikalawa ay ang teoryang pangrelihiyon. Sa teoryang makaagham ay may iba't ibang mga haka-haka at hypothesis ang nabuo. Ating alamin ang ilan sa mga ito. Una, hypothesis ni Kant. Noong 1775 ay pinaniwalaan ni Immanuel Kant, isang pilosopong German, na ang daigdig at iba pang planeta ay nabuo mula sa isang malaking umiikot na kimpal ng gas. Sa pagdaan ng panahon, nabuo ang maliliit na bahagi at naging mga planeta at satellite. Tinawag niya itong nebular hypothesis. Ikalawa ay ang hypothesis ni Laplace. Noong 1778 ay sinusugan ni Pierre-Simon Marquis de Laplace, isang French astronomer, ang hypothesis ni Kant. Ikatlo ay ang hypothesis ni na Chamberlain at Moulton. Noong 1895 ay binuo ni na Thomas Crowder Chamberlain at F.R. Moulton ang teoryang planetesimal. Nagmula daw sa progresibong akumulasyon ng maliit at malamig na butil na tinatawag na planetesimal ang mga planeta at satellite. Ang mga butil na ito ang dating mga bahaging umiikot sa araw. Nagsalpukan ang mga butil at nagkadikit-dikit at siyang naging mga planeta. Ang panghuli ay ang hypothesis ni Lemaitre. Ayon sa pag-aaral ni Georges Lemaitre, isang Belgian astronomer at physicist, ang daigdig daw ay nagsimula nang biglang sumabog sa kalawakan ang isang napakainit na material na tinawag na primordial fireball. Bunga ng pagsabog
ang material na binubuo ng mainit na mga bagay ay kumalat at naging mga planeta at bituin. Ito ay tinawag niyang teoryang Big Bang. Sa teoryang panreligyon naman ay nakapaloob ang teorya ng espesyal na paglalang. Bagamat iba-iba ang relihiyon ng mga tao sa daigdig, karaniwang nagkakahalintulad ang mga ito sa paniniwalang ginawa ng isang dakilang lumikha ang daigdig. Ayon sa mga creationists, tawag sa tagapagtaguyod ng teoryang ito, nakapaloob sa Biblia sa unang kabanata ng aklat ng Genesis na nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang daigdig at lahat ng nakapaloob dito, may buhay man o wala, sa loob lamang ng 6 na araw. Ang katangiang pisikal ng daigdig. Ang kanyang edad ay may 4.65 bilyong taon na ayon sa estimate ng mga siyentipiko. Ang hugis nito ay oblate spheroid, nakaumbok ng kaunti sa bahaging Ecuador at malapit naman sa magkabilang polo. Ang sukat nito sa diametro ay 12,762 kilometro sa Ecuador at 12,740 kilometro sa mga polo. Mayroon itong sirkumperensyang 40,232 kilometro at kabuo ang sukat na 510 milyon kilometro kwadrado. May timbang itong 6.6 sextillion tonelada kung saan ang isang tonelada ay may katumbas na 1,000 kilo. Bukod sa napag-alamang pinagmula ng daigdig, marahil ay itatanong mo din kung bakit may iba't ibang anyo at uri ng tao, halaman, salita, lugar, at pangyayari. Ito ay mga bahagi ng heograpiya ng daigdig. Ang salitang heograpiya ay nagmula sa salitang Griego na geo o daigdig at grafiya na paglalarawan. Sa makatuwid, ang heograpiya ay paglalarawan ng daigdig. Sa pagtatapos ng ating aralin, nais kong muling ikaw ay tanungin. Ano ang dalawang teoryang pinaniniwalaan sa pinagmula ng daigdig? Ang teoryang makaagham ang isa at ang pangalawa ay ang teoryang pangrelihiyon o espesyal na paglalang. Ipakilala si Immanuel Kant at ang kanyang teorya sa pinagmula ng daigdig. Si Immanuel Kant ay isang pilosopong German na naniniwala sa teoryang nebular na ang daigdig daw ay nagmula sa isang malaking umiikot na kimpal ng gas at nang lumamig, lumapot, ay nabuo ang maliliit na bahagi at naging mga planeta. Ano ang kahulugan ng salitang heograpiya? Ang salitang heograpiya ay nagmula sa salitang Griego na geo o daigdig at grafiya o paglalarawan. Ang grafiya ay nangangahulugang paglalarawan ng daigdig. Matapos nating talakayin ang ating aralin, ating tayain ang iyong natutunan upang masukat kung lubos mong naunawaan ang ating pinag-aralan. Ihanda ang iyong mga activity sheets. Para sa pagpapaunlad na gawain bilang isa, isulat sa sagutang papel ang hinihingi ng Jeopardy Board. Para sa pagpapaunlad na gawain bilang dalawa, gumuhit ng sariling graffiti wall at ipakita dito ang iyong sariling ideya sa pagkakabuo ng daigdig ayon sa dalawang teoryang pinag-aralan. Para sa pagpapaunlad na gawain bilang tatlo, kumpletohin ang mga salitang tinutukoy gamit ang clues sa ibaba nito. Inaasahan ko na mayroon kang natutunan ngayon sa ating aralin. Kung ikaw ay may mga katanungan o paglilinaw, maaari mo akong kontakin sa pamamagitan ng text, tawag, o kaya ay i-post ang iyong tanong sa ating Facebook official account na makikita sa ibaba nito. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli!